So, dun muna tayo sa reducing yung reducing modulo numbers. Strategies in reducing modulo numbers. Dun muna tayo. Kasi bago tayo magpunta sa mga hindi, kasi inuna natin yung ano yung basic operations, yung exponentiation, multiplicative and additive inverse, pero yung combining strategies of reducing modulo numbers medyo hinuli natin. Dapat pala yun ang mauna. So maganda nalalaman natin yung mga combining strategies na yan, yung paggamit ng B minus, yung add or subtract multiples, and then yung malalaman mo yung X is congruent sa B modulo N, di ba? Yung mga ganun. So yun muna tayo, combining strategies in reducing modulo numbers. Yun yung pinaka basic. Aside from doon sa mga nasabi ko, meron pa lang dapat mas mauna pa rin. So syempre kailangan alam natin yung multiples ng bawat integer o bawat number, kasi para ma-add o ma-subtract natin, or using a long division, kasi or yung paggamit ng number line, no? Kaya nga, di ba, grade 6 pa lang, grade 5, grade 6 pa lang ako, tinuturuan na kami ng number line. Yung pala yung silbi nun. Yung multiple ng bawat numbers. Yung LCM, yung ganyan. Tsaka greatest common factor o highest common factor, sinasabi nga nila. Number theory na pala yan. So, you know, hirap na hirap ako dyan eh. So, baka makakita ako ng later on, makakita ako ng pwede kong gamitin strategy kung saan ako magiging komportable. Basta importante. Yun naman ang silbi mo. Eh. Kaya siguro natatakot ako nito nung araw kasi pag bumaksa ka, yari eh. At least ngayon, walang pressure, walang grade, walang magsasabi sa'yo na bopalax ka, kailangan pumasa ka, wala kang iisipin na sayang yung tuition, sayang yung pinapasok, sayang yung binabaw. Wala na akong ganung iisipin ngayon. Basta importante, nag-aaral ako. Eh, hindi ako agad aalis dun sa isang strategy. Siguro, gagapayin ko muna siya bago ako pumunta dun sa isang strategy. And then, later on, pagko-combine ko muna. Kailangan ma-master ko rin to kasi, lalo na pag may negative, di ba? Kasi pag may negative ka, mag-a-add ka lang multiples eh. Ang sigurado ka lang multiple, ang sigurado lang madali ang madali buhay mo kapag negative 1 yung given. Yun yun. Pag negative 1 yung given, mag-a-add ka lang nung positive number para makuha mo yung X. Kung negative 1 yun, hindi man parating negative 1 yung magiging sagot mo. So salamat po sa mga teachers ko ng elementary at saka doon sa mga elementary teachers at math teachers na itatag natin. So, yun lang po.